konti-konti lang, ha? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ma? Ma? Konti-konti na lang. Nakikita ko na ang ulo. Okay, bye. One, two, three, four. Okay, push. Come on, come on, come on, Iha. One, two, three, push. Push. Some more, some more. Push. Dad, Dad. Don't worry, Iha. She'll make it. Malapit na, malapit na. Bye, push. One, two, three, push. Push. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan ha? Babae ka po ko! Babae ka po ko! Wow! Babae. Wow! Ang ganda! Ang gandang bata! Ang ganda ng apo natin! Bago pa man sila nakilala bilang mga tanyag na dermatologist at cosmetic surgeon, naging makulay na ang pag-ibig ni na Drs. Manny at Pai Calayan. Iba't ibang pagsubok ang pinagdaanan nila bilang magkasintahan at mag-asawa. Ngunit lahat ng ito'y nagsilbing puhunan nila para sa isang matagumpay na pagsasama. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng pag-ibig ni na Drs. Manny at Pai Calayan. Sige, Mare, tara. Judy, yan yung sinasabi ko sa'yo. Kilala mo ba siya? Si Pai Cabrera yan, anak ng abogado. Kaya mo kilala si Pai? Last bit natin yan, kumaba. Mabuti kung gano'n. Ipa ka talagang pumili. Sige. Miss? Anong oras na? Bakit sararilo mo? Ha? Ano na? Manny, huwag mo lang ulitin yun, ha? Paano sila yung diskarte mo yun? Alam mo, obvious naman may gusto sa'yo Manny Calayan na yan, no? Oo nga, panay yung pakyut at pakitang gilas sa'yo noon. Anong pakitang gilas? Ang sabihin mo, mahangin talaga ang Manny Calayan na yan. O hindi ah, talagang matalino yon. Ikaw ba naman mag-pre-med sa UP eh? Yan. Speaking of... Hi girls, pwede ba akong sumali sa experiment niyo? Sure, you can join Pai. May nakalimutan pa pala kami, may kukunin muna kami. Okay, okay. Kailin muna kayo. Punta ko. Binar! Linay! Kaya ko iwan dito! Mami, samahan ko na. Upo ka. Ano yung procedure? Kinaibigan nga at niligawan ni Manny si Pai. Halos araw-araw silang magkasama. Hanggang sa... May tanong ka, Kamo. Pai, may problema ba? Ha? Wala. Eh, ano nga yung tanong mukha mo? I just want to say, yung tungkol sa tanong mo. Yung tungkol sa tanong ko? Yung about... kung pwede kita maging girlfriend. May sagot ka na. I've been doing a lot of thinking lately and... And? And I think...
I'm in love with you. Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita? Go to the province. Dito ka na lang kaya magpasko. Bye. Pagkatapos naman ng Christmas break, babalik din ako dito. Eh, kahit kasi Lucena ka lang, parang layo-layo mo eh. Kung pwede nga lang, huwag na umalis eh. Kaya lang, kailangan eh. My parents are expecting me. Na-realize mo ba simula nung maging tayo, ito na ang pinakamatagal na magkakahiwalay tayo? Alam ko mahirap, pero kailangan kayanin natin. I'll call you every day. Malay mo, next year, sa amin ka na magpasko. Okay. Okay, bye. Bye. Ingat ka dun, ha? Merry Christmas. Merry Christmas. Pai, I love you. I love you too. O sige na, baka lalo ka pang gabihin yan eh. Ingat ka ha. Don't worry, I'll be back soon. Sa pagbabalik ko, I promise you, hindi-hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Okay? Oni. Kanino? Oni. Oh, naala. Ito, malaki na. Ito. Merry Christmas, Daddy. Merry Christmas. O, ito, mga anak ni... Merry Christmas. Baby. Merry Christmas. Yung mga anak ni Chris. Merry Christmas. Mga anak ni Glenn. Hello. Ito, marami nang tao dito eh. Dito kasi nag-gather yung mga relatives namin pagka-Christmas Day. Oh. Kamusta naman ang babes ko? Eto, miss na kita. Don't worry. 1 week na lang, babalik na ako dyan sa Manila.
Hey, I love you. I love you too, Manny. Ate? Who's that? Ate? Mamaya na lang tayo mag-usap. Tapusin ko lang yung phone call ko. Diba usapan natin yung tatapusin mo man yung med school mo? Ano to kay live yung narinig ko? Ano? Kagaya ka sa mga kapatid natin na unahin mo na yung pag-aasawa bago pag-aaral? Ate, I said, mamaya na tayo mag-usap. Tama ka yung narinig ko. May girlfriend ka sa Manila. Ano ka ba, ate? Parang batang munti yung kausap mo, ha? Aba, Manuel. Sinasagot-sagot mo na ang kapatid mo dahil lang sa babaeng yan. Ibaba mo ang telepono. Ibaba mo yan. Tulman ang kapatid ni Manny, tinupad pa rin niya ang pangakong babalik siya sa Maynila. Dito na sila nagpasya ni Pai na magtanan. Para hindi mahalata sa bahay, paunti-unting kinuha ni Pai ang mga damit niya sa bahay nila. Ate! Bakit parang nagulat ka yata? Hindi naman ah. Ano to? Bakit ang dami mong dalang damit? Ano kasi, mainit kasi pa nag-field work kami, kaya nagbabaon ako ng pamalit. Ah, oo nga pala. Siya nga pala, pera mo kong jacket mo, ah. Ay, Regina. Ay, bakit wala lang halos damit dito? Ano kasi, hindi pa ako kasi nakakapamalaan siya, kaya hindi ko pa nalalagay sa closet yung mga damit ko. Ah, sige po ate, ah, hiramin ko to, kunin ko na. Hintayin na lang po, bababa na po si Kuya. Salamat, ha. Sige po. Alam mo ba, muntik na akong mabuking ng kapatid ko. Buti, muntik lang. Imagine, wala silang kalam-alam. Unti-unti mo nang kinukuha yung mga gamit mo. At magtatanan na yung ate Lila. Pero sandali, sigurado ka ba na pumayag si Juvie na dito mo tayo tumuloy? Oo naman, nakausap ko siya kagabi. Ina-expect niya tayo today. Ay, Manny. Oh, hi, Juvie. Hi. Medyo naligaw kami. Matagal lang kasi ako hindi nakakapunta dito sa inyo. No. Juvie, bakit may problema ba? Ay, sa inyo eh. Nakauuna ako sa inyo kagabi pero nalaman kasi ng nanay ko na tanan lang kayo. Na hindi pa kayo kasal. Kaya hindi siya pumayag. Ayaw daw niyang mangonsinti. Ani, esensya na. Wala akong magawa eh. It's okay. Oh, we understand. Okay lang yun. Huwag kang mag-alala. So, paano ngayon yan? Saan kayo tutuloy? Eh, huwag muna kami intindihin. Madali na yun. O, paano? Mauna na kami, ha? Sige. Thank you, ha. Thank esensya you na. Na. Ingat na lang. Okay lang. Sigurado ka bang okay lang dito? Oo, okay lang kay Nobi. Kaya lang, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Dahil alam kasi ni Mami itong bahay ni Nobi. Kapag nalaman ni Mami na nagtanan tayo, sigurado, dito siya pupunta. Pare! Oh, merienda muna kayo. Uy, thank you, ha? Salamat, ha. Ikaw, pare. Sino kaya to? Baka naman nagtanan din. Talaga, no? Kain ka muna. Masarap to. Subukan natin. Sinasabi ko na ba? Nagtanan kayo ng babaeng yan! Tinatagdagan mo ang mga problema namin ng daddy mo? Hindi ka na naawa sa daddy mo, may sakit siya, magtatanan ka. Pinapag-aral ka namin tapos ito lang ipapalit mo sa mga sakripisyo namin.
napilitang umuwi sa kani-kanilang mga bahay sina Pai at Manny. Samantala, wala namang kamalay-malay ang pamilya ni Pai sa kanyang muntik na pakikipagtanan nito. Anak, may pagkain dyan ha, kapag nagugutom ka. Hindi pa po ako nagugutom, Mapa. Papanik na muna po ako sa kwarto ko. Okay. Good night. Good night. Good night, anak. Naging hadlang man ang pagtutol ng mga magulang ni Manny sa pagsasama nila ni Pai, sadyang hindi pa rin matatalo ng kahit na anong pagsubok ang tunay na pag-ibig. Kaya't hindi nagtagal ay nagpa siyang magpakasal sa huwes sina Manny at Pai kahit lingid ito sa kaalaman ng kani-kanilang mga magulang. Dad, sasabay pa kayo sa akin sa pag-uwi ko sa Lucena tomorrow night? Sa isang linggo na siguro. Marami pa nga si kusuhin ng mami niyo dito sa Maynila eh. Army, ikaw na munang bahala sa ospital, ha? Manny, pwede mo ba kayong ipag-drive ng daddy mo? May lalakarin kami sa Intramuros, eh. Hindi ako pwede mo, eh. Meron akong exams this afternoon. Exam? O date? Ako na. Hello? Hello? Pare, anyan ka pa rin sa bahay? Abay, nandito na si Pai. Anytime, darating na yung magkakasal sa inyo. May bilisan mo, pumunta ka na dito. Sige na, ngayon din. Punta na ako dyan. Sino yan, Manny? Kaibigan ko po. May tinatanong tungkol sa exams namin mamaya. Sige na, pare. Papunta na ako dyan. Sige, ma, dad. Mauna na ako. Tagal naman niya. Don't worry, darating na rin yun. Yes. Darating. On the way na. Iha, ang oras ba darating yung boyfriend mo? Because I have an appointment in 30 minutes. Pare. Ayun na si Manny! Akala ko hindi ka na darating. Pwede ba naman yun? Judge, tuloy ang kasal. Okay, yan na si Iwan eh. Tuloy ang kasal. Okay, pumisto mo kayo. Tuloy ang kasal. Natuloy din ang kasal ni Manny at Pai. Ngunit hindi rin nila na itago ang katotohanan sa kanilang mga magulang. Ano pa nga ba ang magagawa natin kundi ipakasal ang dalawang to sa simbahan? Andiyan na yan eh. Ma, I hope you understand that this is going to be an important event sa buhay namin ni Pai. Sana you stop making it sound na parang napipilitan lang kayong ipakasal kami. Kung may choice naman kami, talaga namang ayaw pa namin maikasal ka. Ang mabuti pa kaya eh, ang tungkol sa kasal na lang ang pag-usapan natin. Kesa ganitong parang napipilitan tayong lahat. Basta para sa akin, kahit kasal na sila,
Ayokong mabuntis agad si Pai hanggang hindi sila natatapos ang pag-aaral nila. Sa wakas, humantong din sa simbahan ang pagsasama ni na Pai at Manny. Akala nga ni na Pilar, ang laki-laki ng ginastos natin sa wedding. Ang hindi lang nila alam, marami lang tayong sponsors. Yung venue, sinagot ni Uncle Tony. Si Auntie Vicky naman, sinagot yung photos and video coverage natin. And not to mention, si Ninang Zenny na siyang gumastos sa gown ko, no? Ay, teka nga pala. Yung invitations, sagutin ni Tita Rosal, di ba? Oo. Oh. Ay nako, ang sarap talaga ng maraming friends na mayaman. O Manny, bakit? Wala. Naisip ko lang na back to reality na tayo. What do you mean? What I mean is, tapos na ang event. Balik eskwela na tayo. Magbabayad ang mga tuition fee. To think na nabubuhay tayo sa stipend and allowance from our parents. Manny, don't tell me. Nag-worry ka. Una, hindi bagay sa'yo, no? And pangalawa, makakatiis naman ako na hindi mo na tayo magde-date. At saka makakatiis din ako na hindi mo tayo magsisine. And don't you worry, pagdating sa pagkain, akong bahala sa pagluluto. At say mo ha, gourmet cooking pa ang gagawin ko. Well, tipid nga lang sa ingredients, pero kaya kong gawing parang pagkain pang hotel. Isa pa yung naalala ko eh. Makikisama pa ako sa parents mo. Manny, huwag mo nang intindihin yun. O sige, ako na lang ang bahala sa pagluluto sa pagkain natin. At saka, ako na rin na maglalaba at magpa-plan siya ng mga damit natin. Okay? Huwag ka na mag-alala. Bait talaga ng misis ko. Ang ganda pa. Swerte ko! I love you. I love you. Mula ngayon, dito na kayo sa apartment unit na ito, Tita. Dad, sigurado kayo? Wala ba mag-o-occupy ng unit na to? Eh, kahit na ba meron eh. Uunahin ko ba naman sila kaysa sa anak ko? Tulong ko na sa inyo ni Manny ito. Para hindi na kayo kailangan problema pa sa renta kung ibang lugar ang uupahan ninyo. Kanya lang, huwag niyo na muna sasabihin sa mami niyo na libre kayo dito, ha? Po? Hindi ho. Magbabayad ho kami. Si Manny ho. Parang lang mga ibang tao. Bakit ba? Eh, Dad, salamat ho sa offer niyo, pero hayaan niyo na ho kami magbayad. Eh, kahit naman papano eh, may pera naman ho kami. O sige, kayong bahala. Pero talagang hindi na kailangan. Ayusin nyo na ito ngayon. Iwanan ko na muna kayo. Pagbalik ko, pagandahin ninyo, ha? O sige, Ana. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye, Ana. Salamat po, Dad. Oh, salamat, Manny. Ingat po. Salamat. Namuhay ng simple ang mag-asawa. Pero hindi nila natupad ang ipinangako nila sa ina ni Manny. Manny, kinakabahan ako. Shh! Tama na. Sigurado ako kapag nalaman ni Mami na magkakaapo na siya sa atin. Siguro naman makalimutan niya yung kondisyon na bawal ka magbuntis. Relax ka lang. Aba, napabisita yata kayo. Oh well, don't tell me lumuwas kayo ng Lucena nang wala kayong sasabihin. Ah, Mami, buntis na ho si Pai. What? Hindi ba napagkasunduan natin na hanggang hindi kayo natatapos sa pagdoktor, hindi kayo pwede Mami, hindi ba dapat masaya kayo para sa amin? Aba, huwag mo akong didiktahan ang dapat kong maramdaman. Hindi kayo marunong tumupad sa kasunduan. I am so disappointed, Pai. And you,
You listen, young man. Magmula ngayon, kalahati na lang ng allowance mo ang matatanggap mo. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Magpapahinga lang ako. Sandali lang. Samahan kita. Hindi. Kaya ko na to. Okay lang. Bakit bigla umalis yung asawa mo? Nakita lang kami paparating eh. Ang suplada naman yan. Hindi o, ate. Medyo sumama ang pakiramdam kaya pumasok sa kwarto. Sumama ang pakiramdam? Alam mo, yung asawa ko parang hindi marunong makisama. Palagi pa siya nakasimangot. Anong gusto niya? Sa kanya pa kami makikisama. Dapat makisama siya. Hindi, ate. Talagang mahihain lang ho si Pai. Tsaka, unang Pasko niya dito sa atin. Hayaan niyo. Ibababa ko siya mamaya. Kain mo muna kayo sa baba. Okay. Sige po. Ma, okay naman po ako dito. Masaya naman po. Anak, umiiyak ka ba? Bakit ganyan ang boses mo? Ma, hindi po. Sinisipon lang ako. Malamig kasi yung panahon eh. Ayos ka ba dyan talaga? Ma, don't you worry. Ayos lang ako. Ma, miss ko na kayo. Mag-ingat kayo ni Daddy, ha? Grabe. 4 chapters pang re-reviewin ko. Anong oras na? Mama, matulog ka na. Masama sa'yo at saka sa baby yung nagpupuyat. Hindi, kaya ko to. Hirap lang naman akong umupo ng matagal eh. And besides, ayokong bumagsak sa exams natin, no? At isa pa, gusto kong patunayan sa mga in-laws ko na kaya nating mag-excel kahit na ganitong buntis na ako. Sandali. Kailangan ko munang mag-CR. Oh, samahan kita. Huwag na. Mag-review ka na lang dyan. Dinugo si Pai dahil sa stress at sobrang pagpupuyat para sa kanyang school requirements. Mismong ang kapatid ni Manny na si Dr. Army na isang obstetrician gynecologist ang umaasikaso kay Pai. Pinaiwan silang mamahinga ng ilang linggo. Ngunit imposible iyon para kay Pai na determinadong tapusin ang kanyang pag-aaral. Kumusta ka na, anak? Anong nararamdaman mo? Okay na po ako, Dad.
complete bed rest lang naman daw po ang kailangan eh. Buti nga po yung professor namin pumayag na magme-makeup exam na lang po ako. That's good. Anak, bakit ba ang rack mo ay halos walang laman? Prangkahin mo ko. Tinitipid ka ba ng asawa mo? Manamhan, alam niyo naman pong hindi magagawa ni Manny yan sa akin eh. Baka naman siguro yung biyanan mo. Siguro tinitipid ka sa sustento, ano? Ma, eh, hindi po sila ganun. In fact, very supportive nga po sila sa amin ni Manny eh. Hindi lang po talaga kami nakakapag-grocery ni Manny lately. Kahit mapuyat at mapagod, itinuloy pa rin ni Pai ang kanyang internship. Ngunit sadyang naging mahirap ang kanyang pagbubuntis. Ito, misis. Hindi niyo pa po. Push lang po. Pambihira, kulong na kulong tayo sa mga staff ngayon ah. Asan na si Pai? Duty niya ngayon, di ba? Pare, saan si Pai? Ako na muna dito. Ha? Di ba hindi mo naman duty ngayon? Ang alam ko si Pai ang kasabay namin dito ngayon eh. Nasaan ba siya? Eh, masama ang pakiramdam eh. For the meantime, ako na muna pupuno ng required time niya. Ano? Pwede ba yun? Di ba? Sige, Mrs. Kiri. Sige. Sige. Pa. Dito. Hinahanap ba nila ako? Oo, sinabi ko masama ang pakiramdam mo. Eh, totoo naman, di ba? Kumbaga ka muna dyan. Naku pa, bawal to eh. Oras ng duty ko. Ma, akong bahala. Kesa naman may mangyari sa baby natin. Ako nang bahala sa mga responsibilities mo. Matulog ka muna dyan. Sige na, higa na. Salamat pa. Oh, ayan, dahan-dahan ha. Oh. Okay? Okay. Ha? Okay ka, ha? Thank you. See you later, ha? Matulog ka dyan, ha? Love you. Love you. Unfair yun, ha? Pumapasa si Pai dahil si Manny ang gumagawa ng responsibilities niya as an intern? Oo nga. Samantalan tayo, binubuo natin ang required number of hours natin. Di ba? August 1991, nang manganak si Pai sa ospital ng mga kalayan sa Lucena. Mismong ang ina ni Manny ang nagpaanak sa manunggang. Congratulations sa iyo. Pai, congrats. I love you, Pai. Babae, anak natin. If it's okay with you, Ma, dito muna kami magpa-practice ng profession namin. Pwede rin kaming tumulong sa ospital natin. Well, good. I can assist in consultations and emergency procedures. Tingnan mo nga yung bata. Uy! Ang gandang bata. Pumayag din ang mga magulang ni Manny na natili sa Kalayan Medical Center ang mag-asawa ng isang buwan hanggang sa... Ma, kasi lumalabas, kinukonsinti natin sila. Uy, nakakatulong naman sila sa ospital natin. Oo nga, manantin na ako nakakatulong. May silbi, oo, kahit pa paano. Pero come to think of it, Ma. Umaasa lang sila sa allowance na nakukuha nila sa atin eh. Eh, paano sila matututo? Ang sa akin po, lalaki si Manny. Pamilyadong tao na yan. I just want him to be stronger. I want him to get out of his comfort zone. Eh, kung ganito pa tayong ganito eh, hindi na matututong magbanat ng buto yung mga yan.
am I sure pati yung trabaho sa bahay, aasa na lang yan ang aasa sa maid. Sige, ate. Kung gusto mo, huwag kaming umasa sa inyo. Aalis na lang kami. Matabang ka. Eh, kung yun ang pinapalabas mo eh. Nakinukonsinti lang kami na hindi kami marunong magbalat ang buto. At ako ba ngayon lumalabas masama? Well, kung talagang gusto niyo umalis, sige. Umalis na kayo. Huwag niyong patagalin, ha? Kaya lumayas na kayo. Talaga, alis kami. Lige na, Pai. Lige na. Makikita nila. Nakain natin umasenso kahit na wala sila. Sige na, sakay na. Nagsilbing hamon para sa mag-asawa ang pag-alis nila sa tahanan ng mga magulang ni Manny. Pareho silang determinadong magtagumpay sa kanilang propesyon at panatilihing buo at magtatag ang kanilang pagsasama. Ito na rin marahil ang dahilan kung bakit unti-unti rin silang nakabangon muli sa mga dagok na dumating sa kanilang relasyon. Samantala, isa-isa lang nagdatingan ang mga biyaya. Kabilang dito ay ang paglabas ni Pai bilang commercial model para sa isang hair product. Ganda. Naku, Iha, you should make more commercials kasi ang ganda-ganda mo at saka perfect ang diction mo. Diba? Hindi ka tulad ng iba dyan. Alam mo na yung... Naku, dahil ayoko na lang magsalita. Sige ha, we'll see each other later. Thank you for the leg. Bye. Bye. Hi, Mommy. How are you? Buti. Sige. Hi. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Anything wrong? Manny, alam ko may problema ka. Sige na, come on, tell me. Pai, bad news. Hindi ako pumasa sa neurology. Ha? Huh? Pagkaraan ng 2 taon, nasundan pa ng isang anak na babae ang panganay ni Manny at Pai. Mas lalong naging matibay ang samahan nila. Pero nadagdagan din ang mga responsibilidad at mga pressure ng pagiging mga magulang. Nang dumating na ang oras para sa kanilang mga board exams, pakiramdam ni Manny at Pai hindi pa sila handa para sumailalim dito. Ngunit ang ina ni Manny ang nagpalakas ng loob nila. Kaya naman, pilit nilang pinagsabay ang pag-aaral at ang pagtataguyod sa kanilang pamilya. Say, Alice. Mama! Mama! Okay, good. Mama! Oh, bakit? Ito yung resulta ng board, oh. Tingnan mo! Tingnan mo! Ayan ang pangalan mo! Ayan ang pangalan ko! Ito! Oo! Pumasa tayo! Pumasa tayo! Pumasa tayo! Ay, naku! Pumasa tayo! Sunod-sunod ang pagdating ng swerte sa buhay ni Manny at Pai. Naging resident physician sila para sa isang health insurance company. Nagpakadalubhasa rin si Pai sa dermatology at si Manny sa cosmetic surgery. Tuloy-tuloy din ang pagiging commercial model ni Pai at ang pag-guest ni Manny sa Mel and Jay. Pero sadyang hindi mapipigilan ang mga pagsubok sa buhay. Taong 2002, nang sumakabilang buhay ang ama ni Manny dahil sa pneumonia. Kids. Ate, condolences. Dito tayo.
God, sayang ang aming mga beauty. Ano kaya, darling? Suit ko yung salamin ko para mukhang gwapo. Naku, wag na. Magmumukha kang matanda. Sige na, wag na. Ganyan na lang. Ay, yung makeup ko. What do you think? Okay na ba? Wala eh. Ma, nakasimangot ka na naman. Baka malata ka na naman nila. Hindi naman ako nakasimangot mo. Ilang taon mo na ba nakakasama ang pamilya ko? Hindi ka pa rin ba sanay? Teka. Galit ka ba? Ako pa ba sa tingin mo may diferensya? Ang boses mo. Eh kahit naman anong gawin ko, ayos sa akin yung pamilya mo eh. Tama na. Baka marinig ka nila. Okay, everyone. Simula na tayo ha. Smile. Say cheese. One. Two. Ma'am. Madam, ngiti po kayo. Kasi po, nakasimangot eh. Pangit po. Ay nako. Hindi mo talaga maintindihan kung tipid lang talagang umiti or talagang suplada. Ano pa naman? Everybody. Bilisan natin. Nangangawit na yung pangako eh. Sige, simula tayo. Oo, sige na. One. Two. Ma'am, dikit ko kayo ng konti kayo, sir, ma'am. Kasi po, kalahati na lang ang katawan yung nakukunan eh. Nako, ano ba? Cause of delay. Palibhasa eh. Successful na sa kanyang karyer. Money. Pagsabihan mo naman si Pai. Iya, please cooperate. Family portrait ito. Mapipreserve ito. Not to mention, binabayaran natin yung araw ng photographer. Paano makasama sana yung asawa mo? Pai, please. Kasama ka naman. Kids, let's go. Tara, uwi na tayo. Dali, labas. Ano hurting? Mani, ano ba? Punta. Mani? Ano ba naman yan? Ano ba yan? Ganun naman eh. Mula pa noon, wala na akong ginawang mabuti sa mata ng mga kamag-anak mo. Pai, alam mo hindi totoo yan. Akala mo pa, hindi ko alam kapag nagpaparinig sila. Magsalita ako, may reklamo sila. Tumahimik ako sa sabihin nila, suplada ang asawa mo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Manny. Kahit kailan, wala silang narinig na reklamo sa akin. Pero hindi pa rin nila ako matanggap. Tapos ngayon, ikaw na nga lang itong kakampi ko. Awahin mo pa ako. Pai, hindi naman kita inaaway eh. Hindi ko rin naman gusto yung mga narinig ko sa loob. Mommy, are you fighting? Daddy, are you fighting? I'm sorry, Ma. I'm sorry din. Inaamin ko naman eh. May mali din ako. Maybe I should exert more effort. Napikol na kasi ako eh.
sa mga reklamo't parinig nila. I'm sorry, hindi ako nakapagpigil. I'm very, very sorry. Let's forget about it na lang. Okay? Ma, I love you. I love you too, Pa. And 3 ng unang may mag-alok kina Manny at Pai ng isang segment sa isang early morning TV show. Nadagdagan din ang kanilang celebrity clients. Kabilang dito, ang TV host na si Love Anuver na siyang nagrekomenda kina Manny at Pai sa programang Unang Hirit. Dahil dito, lalong kinilala ang mag-asawa bilang mga iginagalang at pinagkakatiwala ang dalubhasa sa dermatology at cosmetic surgery. Ano ba yung cause nga pala unang-una nung excessive sweating o sobrang pagpapawis? Isa dyang cause is yung kung may thyroid problem ka. So, ang tinatawag dyan, hyperthyroidism. Dok, nga ba nagkakaroon tayo ng scar? So, syempre kasi, yung iba kasing mga tao, hindi nila maiwasan pag nagkaroon sila ng bulutong. Pag yung parang brown skin na siya. Tuyo na siya? Oo, yung pinagigigilan na nila. Ang number one, yung non-invasive tayo, pwede tayong gumamit ng deodorant. Mm-hmm. Or pwede rin yung botox. Yung pore size, syempre hereditary yan. I see. Oo, kung oily ang balat mo o kaya prone ka sa acne, talagang lalaki yung pores. Yan, maraming salamat, Doc. At kung may iba pa silang concern sa pagkapaganda, saan po silang pwede pumunta? Saan kayo pwede konsultahin? Well, they can email us at drkalayan_unanghirit@gmanetwork.com. Kaya tanong kayo, of course, Dr. Kalayan. Pwede silang sulatan. Saan po, Dr.? Oo, sa unanghirit_at drkalayan@gmanetwork.com. Pai? Wow, thank you! Thank you! Ang ganda! Mama? Ano to? Buksan mo. Wow! Ang ganda! Thank you very much, Manny. Happy anniversary. Happy anniversary. I love you. Mas marami pang anniversaries para sa atin. Mas marami pa talaga. Magpakailanman. At napili ko natin siya ngayong gabi, mga kaibigan. Ngayon ang tinitingala ng mga kalalakihan. Walang iba kundi si Dr. Manuel Calayan. Hey! Doc! Thank you, thank you. Yan! Parangal ng bagong mukha ng tagumpay kay Dr. Manuel Calayan. Naku, Doktor, nakakatuwa naman pala inyong love story, ha? Talaga. Teka muna, ang tanong ko ganito. Bakit ba kayong dalawa nagmamadali? Bakit hindi nyo nahintay na makapagtapos na kayo lahat? You know, bago kayo nag-asawa. Sino bang masyadong in love kanino? Hindi ako. Bakit? Kasi baka makuha pa eh. Maraming karibal, Doktor. Hindi ko naman kasi pinapansin eh. O, eh, paano ka nakuha ni Doktor? Doon sa mga naliligaw sa akin noon, siya yung, siyempre, may itsura, tapos matalino. Oo. Nakita ko yun sa kanya talaga eh. So sabi ko, siyempre kung magkakaanak kami, siyempre gusto ko medyo... Matalino yung binhi, yung ganun ba? Yung binhi ng anak mo, may dalang katalinuhan. Oh, I see. Okay. Ikaw naman, Doktor. Bakit naman si Doktora Pai? Nung nakita ko siya, parang eto na.
Ako yung dating eh. Hindi mo pakilala, alam mo siya na. Nakita ko na agad sa mukha niya eh. Kasi suplado to. Hindi isang tanong, isang sagot siya noon. Lalo ako na-challenge doon. Ibang lalaki, doktora, maiinis na sa'yo, di ba? Oo nga eh. Pero ito, pursigido, kaya sabi ko, ah, medyo ano to, iba talaga. Ikaw din ba, nagkaroon ka rin ng, parang gano'n, love at first sight sa kanya? Hindi. Yung nakita kong talagang pursigido siya, kahit na hindi ko siya pinapansin, yung gano'n, sabi ko, ah, mukhang seryoso to. Oo. Dok, bakit ka na-interesado sa cosmetic surgery? Hindi siya morbid. Yung pagkagandahin mo lang yung tao, pero well person siya. Wala siyang sakit. Hindi siya wala siya, hindi siya terminal. Ayoko nang ganun. Pag ikaw ba nagpaganda ng babae, doktor, based ba yan sa iyong standard of what is beautiful? Yeah. Pero tinatanong ko rin ko ano yung sa kanila, kung ano yung gusto nila. Meron ba't lumalapit sa yung gusto kong kamukha ako ni Angelina Jolie? Way back 3 years or 5 years ago, may pumunta sa akin, dala yung picture ni Elvis Presley. Ay! Kamukha siya. Gusto niya talagang eksaktong kamukha niya. And he's ready to pay me 5 million daw. Oh, ano sabi mo? Ay, wala, tinurn down mo. Turn down. Hindi pa pwede yun. Hindi pwede yun. You're in dermatology. Ito ba sinadya ninyo? Ako, mahilig talaga ako. Gusto ko magpaganda rin eh. Oo. Sa sarili ko, sa ibang tao. So si Doc, ganun din. So sabi ko, buti pa instead of surgery, mag-cosmetic surgery ka para yung mga pinapaganda kong skin, mapagandahin mo rin yung kung ano yung kailangan nila, ganun. Oo. Has it ever happened na kayong dalawa ay nag-away o hindi nagkasundo sa isang pasyente? Yung eye for beauty niya at saka ako, halos pareho din. So, for example, may patient for nose lift. Tatawagin din niya ako, ano, okay na ba itong height na to? Yung proportion sa face? Si doktora ba, pwedeng sabihin natin, hindi napapangit ito? Ganun talaga siya nung pa. Mahilig niya magpaganda. Every 5 years, nagpapakuha ko nung solo picture na yung talagang close up. Kasi gusto ko makita, baka meron na nagsasag, baka may eye bags na ako. Totoo talaga? Sa kanya, hindi ka namimintas sa kanya na, ikaw muna, sweetheart, medyo malaki na yung chan mo. Kasi sasabihin niya, ang dumi na mukha mo, ha? Hindi kita hahalikan. Ano kaya, Doc, ang matututunan ng televiewers natin sa buhay ninyong mag-asawa? Determined to be successful in career at saka in family. Important. Saka makinig sa magulang. Would you like your daughters to be doctors too? Lahat silang tatlo gusto nila maging cosmetic surgeon, maging dermatologist. Ganun ba? No? Ano bang masasabi mo dun sa nagsasabing mayayaman lang naman daw ang pwedeng mag-avail o magpaganda? Flexible naman yung Reasonable yung price. Depende kung ano yung sa pasyente, kung kaya or hindi. Bumababa kami. Doc, maraming salamat sa inyo, ha? At pinahintulutan yung gamitin namin ang inyong love story para magsilbing inspirasyon sa ating mga televiewers. Doktora, thank you very, very much. Thank you. Maraming salamat. Okay. Thank you. Thank you, Tita Mel. Sa GMA, magpakailanman, thank you very much din. You are so welcome. It's our pleasure. Tsaka may ano rin, yung iba nating gusto pasalamatan sa success natin. Yes. Oh, sige. Yes, go. Yung unang-una, yung mga magulang namin. Okay. Tsaka sila Shirley Pizarro, Jessica Rodriguez. Ricky Escudero, Wilma Galvante, thank you very much. At saka sa lahat ng naniniwala sa amin, thank you. Sa mga sponsors namin, kahit sa Unang hirit. Hindi ko nababanggitin marami, pero marami. Thank you sa kanila. Saka sa mga artistang hawak natin, word of mouth nila. That's right. Okay, thank you very, very much. Thank you. Thank you. Hindi nito mababago kung ano ang inilaan ng kapalaran. Ganito marahil ang kwento ng pag-iibigan ni na Drs. Manny at Pai Calayan. Ilang ulit nilang napatunayan ang tatag ng kanilang pagsasama. Kaya naman, maging sa kanilang napiling propesyon, ay pinagpapala rin sila. Ako po si Mel Tianco, at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi
magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi